Yulia's point of view. Kapag talaga gipit ka sa buhay, mapapa no choice ka na lang sa trabaho. Yung kahit nakakababa ng dignidad, no choice ka kung hindi piliin ng mas malaki ang kita. Ang hirap talagang maging poor tapos iniwan ka pa ng mga magulang mo. Yulia, may bagong customer na napili ka. Nilingon ko ang baklang manager namin. Umiling ako bago ipinagpatuloy ang pagpahid ng lipstick sa mukha ko. Pass, kay hapon lang ako magpapagamit. Isa akong call girl. Mag-iisang taon na rin ako sa trabaho ko. At dahil dito nabibili ko ang gusto ko. At gusto ng mga ampon ko. May triplets akong ampon na 5 taon na at nag-aaral ng kinder. Nakita ko sila sa lansangan noong 3 years old nila. Wala na mga magulang mga ito kaya't naawa at kinupkup ko. Naalala ko rin kasing sarili ko sa kanila. Kahit mag-iisang taon na akong call girl, sa iisang tao lang naman ako nagpapagamit. Hindi ko alam pero ayokong mag-try sa iba. Sapat na sa akin ang hapon na nabing wit ko. Bukod kasi sa gwapot at mayaman, sobrang bait pa. Istikan na ba talaga doon sa jutay mong hapon? Tanong ng katrabaho kong si Lenny. Sa bagay, low standards ka nga pala. Napairap ako. Kaya nga nagstick ako sa kanya dahil high standards ang gusto ko eh. Isa pa malaking alaga ni hapon no, kaya satisfying. Huwag mo nga siyang igaya sa mga customers mong low quality at maaasim. Anong sabi mo? Napipikong tanong nito. Ang yabang mo ah. For your information, Yula, may naging customer akong hapon at maliit talaga sila. Ano bang pinaglalaban itong babaeng to? Anong magagawa niya kung malaki si Haru? Lenny, may lahing Russian si Haru. Kaya tanggapin mo na lang, okay? Ginitian ko siya ng matamis. Itinago ko ang make-ups ko bago damputin ang bag ko. Kinindatan ko naman si Lenny na sobrang inis bago lumabas ng retouch room namin. Dumiretso ako sa labas ng bar. At nakita ko agad ang lalaking pinagtatalunan lamang namin kanina ni Lenny. Kahit madilim, naninilaw pa rin ang kagwapuhang taglay niya. Hi! Nakangiting bati nito bago maglakad palapit sa akin. You're so gorgeous! Hinilikan ko ito sa labi. Thank you, Mr. Handsome! Sumakay kaming dalawa sa kotse niya at agad itong nagmaneho patungo sa kondo niya. Isang linggo kaming hindi nagkita dahil naging busy siya. Kaya lulubos-lubusin ko siya mamaya. Sobra ko kayang namiss tong hapon na ito. Kamusta naman ang meeting mo? Tanong ko sa kanya. Siguro, nabusog ang mga mata mo sa magagandang ka-business meeting mo. Natawa naman to. Don't be jealous, darling. Yung iyo lang ako. Nakangiting sabi nito bago ko kindatan. Pasimple naman akong napaira para itago ang kilig ko. Kapag talaga ako na-fall ng tuluyan sa kanya, hindi na ako iinom ng pills para buntis agad. Nang makarating kami sa kondo, ay agad akong dumiretso sa kanyang kusina para maghagilap ng makakain dahil talagang gutom na ako. May nakita naman agad akong spaghetti at chicken sa lamesa. Bago pa ito, kaya't mukhang nagpa-deliver muna si Haru. Alam kong gutom ka kaya't nagpa-deliver muna ako bago ka sunduin. Sabi ni Haru na kapapasok lang ng kusina. Nilunok ko muna yung spaghetti bago siyang initian. Thank you, Pogi! Ngumiti lamang to sa akin bago ko halikan sa labi. Nagpatuloy ako sa pagkain at sinabayan naman ako ni Haru. Kailangan niya raw kumain para may energy siya. Para sa bakbakan naming dalawa mamaya. Haru, may bibilin lang ako sa convenience store ah. Paalam ko sa kanya. Naguhugas to ng pinagkainan naming dalawa. Okay, tugon ito. Call me kapag may nangyaring masama, okay? Okay po. Tugon ko bago damputin ang wallet ko't lumabas. Nagkikrave ako sa ice cream kaya't naisipan kong bumili. Katabi lang naman to ng condominium building yung convenience store. Yula. Napatigil ako sa pagpasok sa convenience store nang may tumawag sa pangalan ko. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod ang bumungad sa akin. Sino po sila? Takang tanong ko. Sumunod ka sa akin at may importante akong sasabihin sa'yo. Sabi nito't pumasok sa isang itim na sasakyan. Ayoko sanang sumunod kaya lang ay kinain ako ng kuryosidad. Sinundan ko ito sa sasakyan niya.
Pareho kaming nasa backseat habang sa driver seat naman yung isang lalaki. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Nasa sa akin ang kapatid mo. Sagot lang nito. Yula, kailangan namin ang tulong ng kapatid mo. May kapatid ako? Gulat kong tanong. Weh, gino-joke tayo yata akong matanda ka eh. Kakambal mo siya. Sagot nito. At kasalukuyan siyang komatos ngayon dahil sa kagagawa ng mga gustong pumatay kay Haruki Takashi. Mas lalo yata akong naging bobo dahil sa sinabi ng matandang to. Ang kakambal mo ay bodyguard ni Haruki Takashi. Halos mag-iisang taon na itong komatos. Dagdag pa nitong matanda. Hindi alam ni Haruki ang nangyari sa kapatid mo dahil hindi niya po pwedeng malaman. Sa ngayon ay puro mga tauhan kong ipinadadala ko kay Haruki at ako ang sumasagot ng mga tawag niya gamit ang boses ng kapatid mo. Tumawag si Haruki kahapon at gusto niyang bumalik na si Uven sa trabaho. O tapos? Takang tanong ko. Gusto kong magpanggap ka muna bilang si Uven na kakambal mo. Ikaw muna ang pumalit sa kanya. Sagot nito. Magdi-disguise ka lang naman ng buhok at dibdib. Dahil kamukhang kamukha mo naman ang kapatid mo. Napakamot ako sa ulo ko. Tatang, kung gusto nyo kong mang-scam, huwag akong iskamin nyo ah. Ang laki na sapak nyo sa ulo. Nagsasabi ako ng totoo. Nakasimangot na sabi nito. Kung gusto mo'y sumama ka sa akin ngayon, para malaman mo ang katotohanan. Sus, alam ko na ang mga ganyang mga style. 50 mil ang makukuha mong sahod kada buwan kapag pumayag ka. Putol nito sa sasabihin ko. Take it or leave it. Napaisip naman ako sa sinabi nito. Kung sasama ako sa kanya, posibleng magkaroon ako ng 50k. Pero wala akong dilig kay Haru. Kapag hindi naman ako sumama, wala akong 50k. Pero may dilig naman ako kay Haru. Ang hirap mamili between pera at dilig. Saglit lang, tanong ko sa matanda. Siguraduhin mo lang ding legit to ah, sasaksakin talaga kita. Tumango lamang ito bago tapikin ng driver na agad namang nag-drive. Tinawagan ko si Haru habang nasa biyahe kami. Buti pala't nadampot ko ang cellphone ko. Haru, umalis lang ako saglit ah, babalik ako. Malambing kong sabi. Saan ka pupunta? Alam kong nakakunot ang noon ito. Basta, sagot ko lang. Babalik ako riyan, huwag ka mag-alala. Ibinaba ako ng tawag bago lingunin si tenda na seryoso lang ang mukha. Ilang saglit lamang ay huminto ang sasakyan sa isang bahay na malaki, pero parang haunted house. Aswang kayata eh. Sabi ko kay tenda nang makababa kami sa kotse. Umirap lang ito bago naglakad. Napasimangot naman ako bago siya sundan. Napaka-attitude, ang tanda-tanda na eh. Sinundan ko lang si tanda na umakyat na ito sa second floor. Pumasok siya sa isang kwarto kaya't pumasok na rin ako. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makita ang isang lalaking walang malay na nakahiga sa kama. Kamukhang kamukha ko nga ito at para kaming pinagbiyak na bunga. Nanginginig na nilapitan ko ang lalaki at nilamutak sa mukha. Confirmed, kamukha ko nga talaga. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Tanda. Kung ganun, hindi ako putok sa buho. Huwag mong lamutakin. Tinapik ni Tanda ang kamay kong lumalamutak sa mukha ng lalaki. Komatos na nga sinasaktan mo pa? Eh gusto ko lang makasigurado. Sagot ko bago huminga ng malalim. Hindi nga ako nagsisinungaling, sabi ni Tanda. Ang totoo nga niyan eh. Tito ninyo ako at kapatid kong ina ninyo. Binigyan ko siya ng nadududang tingin. Parang ayokong maniwala sa kanya. Ano? Pumapayag ka na ba? Tanong nito. Magkamukha nga kami ni Uven. Baka magulat si Haru kapag nakita ako. Sabi ko. Paano kung itanong niya kung may kakambal ako? Actually, naitanong na sa akin ni Haru ang tungkol sa bagay na yon. Nang sabihin kong wala, tumango lamang ito at parang nakahinga ng maluwag. Magsusuot ka ng eyeglass, sabi ni Tanda.
Kapag may suot kasing eyeglasses si Uven, ay hindi kayo magkahawig masyado. O sige, basta hindi tayo mahuhuli ah. Pagpayag ko. At kung magkahulihan man, kayo lang ang may kasalanan ah. Sasampalin ko talaga kayong lahat kapag nagalit sa akin si Haruko. Ano bang meron sa inyo ni Haru? Usisa nito. Chismoso pa lang matandang to. Basta, gabi-gabi akong gumigiling sa ibabaw niya. Mahalay kong sagot bago humalakhak. Napaubo naman si Tanda bago ako mahinang hampasin ng kanyang tungkod. Kapag ito sinakal ko, tanggal angas to. Magsisimula ka na bukas. Maya-maya ay sabi ni Tanda. Bumalik ka rito ng alas 5 ng madaling araw para maayusan ka namin. May mga importanteng bilin din ako sa'yo. Tumango ako. Oo nga pala, may tatlo kong alaga. Dadalhin ko sila bukas dito at kayo mag-aalaga, okay? Sabi ko't ngumiti. Alaga? Kumunot ang noon ni Tanda. Allergic ako sa mga aso kaya't iwanan mo na lang yan sa kapitbahay. Nagsalubong naman agad ang kilay ko dahil sa sinabi nito. Bata yun, hindi aso. May anak ka? Gulat na tanong nito. Chismoso? Inirapan ko siya. Huwag nang maraming tanong at ihatid niyo na ako ulit kay Haru. Dilig na ako, no? Bilisan niyo. Sinamaan ako ng tingin ni Tanda pero nginisihan ko lang siya. Sinabi ni Tanda na hindi na raw siya sasama sa paghatid sa akin. Kaya yung lalaki na lamang kanina ang sasama sa akin. Bago tuluyang lumabas sa silid na yun ay muli kong nilingon si Uven. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Buong biyahe ay nasa isip ko si Uven at ang deal namin ni Tanda. Ang tigasing tignan ni Uven kaya medyo kinakabahan ako para bukas. Malandi kasi ako maglakad. Pinoproblema ko rin tong malaking joga ko. Mahihirapan pa yata akong itago to sa chest bandage. Nang makarating sa kondo ni Haru, ay inalis ko na sa isipan kong iniisip ko. Ayokong mag-overthink habang dinidiligan. At baka hindi ko magalingan. Haru! Nilapitan kong lalaking umiinom ng wine. Darling! Hinapit nitong bewang ko bago niya ako iupo sa kanyang kandungan. Saan ka ba galing? Bakit ang tagal mo? Sorry po. Malambing kong sabi bago haplusin ang malambot niyang buhok. Nainip ka ba? Importante lang kasing pinuntahan ko. Hindi ito sumagot at isiniksik lang ang kanyang mukha sa leeg ko. Napahagikhik ako nang singhut-singhutin nito ang aking leeg. Nakikiliti ako. Malanding sabi ko. Natawa naman to bago haplusin ang aking bewang. Papunta sa aking likuran. Inalis nito ang kanyang mukha sa aking leeg at tinignan ako gamit ang mapupungay na mga mata. I missed you so much. Malambing na sabi nito. I missed you too. Tugon ko bago ipulupot ang mga braso ko sa kanyang leeg. Napangisi ako nang may maramdaman akong matigas na bagay na tumatama sa aking pangupo. Gumiling-giling ako roon kaya't dumiin ang palad ni Haru na nasa aking likuran. Galit na agad si Haru Jr. ah. Wala pa man akong ginagawa. Nakangising sabi ko sa kanya. Mukhang sobra niyo talaga akong namiss sa dalawa. Yes, darling. Kagat labing sagot nito. Kaya mag-ready ka na dahil siguradong mamagdamagin ka ni Haru Jr. Hinalikan ko sa labi si Haru na mapusok naman itong tinugunan. At nang gabing yon, nalunod ako sa mapusok na halik ni Haru. Tad-tad ng buong marka ang buong katawan ko dahil sa sobrang gigil niya. Sobrang nga niya akong namiss dahil inabot kami ng alauna ng madaling araw bago siya mapagod. Anak ng Tokwa naman, pagod ako tapos 3 oras lang ang tulog ko. Iba talaga itong hapon na ito. Magpahinga ka na. Malambing na sabi ni Haru. May sinabi pa ito gamit ang Japanese sa lingwahe. Kaya tiningala ko siya at sinamaan ang tingin. Minumura mo ba ako? Salubong ang kilay na tanong ko sa kanya. Natawa naman to at napailing bago ko ikulong sa kanyang bisig. Napanguso na lamang ako bago siya yakapin ng mahigpit. Landi-landi ko ngayon tapos bukas. Hirap maglakad at umihi.
Okay lang. Masarap naman. Masakit ang katawan ko at antok na antok ako ngayon. Ito talaga ang resulta kapag pinaapawan ka ng dilig. Sa sobrang aga kong umalis, hindi na ako nakapagpaalam pa kay Haru. Puyat na rin kasi ang loko kaya nag-text na lamang ako sa kanya. Mama, open! Inabot sa akin ni Badang ang biskwit na agad kong binuksan. May pasok ang triplets ko ngayon. Ako dapat ang magbabantay pero dahil sa work ko ngayon, sila tanda muna. Tuwing umaga sa kanila ang oras ko, sa gabi naman ay sa work. Pinababantayan ko ang triplets sa kaibigan ko tuwing gabi at kinukuha ko na lamang sa umaga. Dalawang babae at isang lalaki ang triplets. Cyrus, Cyril at Syra ang mga name nila. Pero mas gusto ko ang nickname nila na ibinigay ko. Dudong, Badang at Dadang. Gisingin mo ang sarili mo at bawal ang lutang doon. Sabi ni Tanda na inaayos ang wig ko. Mabubuko tayo kapag ganyan ka. Pagod lang. Sagot ko at humihikab. Can't relate ka no. Wala kasing dumidilig sa'yo. Bastos ka talaga. Mahina ako nitong binatukan na ikinasimangot ko naman. Pagkatapos itong ayusin ng wig ko, ay sinuot ko na ang eyeglasses ko. Napangiti ako habang nakatingin sa salamin. Kahawig ko nga si Uwen kapag naging lalaki. Ang sarap-sarap kong tignan. Ayusin mong tindig mo. Hinampas ako ni Tanda ng tungkod. Hindi malandi si Uwen. Wala pa naman, masyado kang excited. Inis ko siyang inirapan. Nagpractice ako ng tindig habang si Tanda ay pinaliliwanag sa akin ng mga rules. Tumatangu-tangu lang naman ako kahit wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Bahala rin siyang mabulok. Maya-maya lamang ay nagpaalam na ako sa triplets dahil nasa labas ng araw ang makakasama ko. Sabi ni Tanda, kaibigan daw ni Uwen ang makakasama ko at alam raw nito ang tungkol sa akin. Hi! Bati sa akin ng isang gwapong mestizo. Ay! Ang sarap din! Hello! Nakangiting bati ko sa kanya. Ang gwapo mo! Pero wala pa rin tatalo kay Haru, kaya sorry ka na lang. Natawa ito at napailing na lamang. Yula, umayos ka! Nasa likuran pala namin si Tanda. Masyado kang kabado. Hinila ko ng mahina ang buhok niya, pero hindi ko naman inaasahan na matatanggal yung buhok niya sa tuktok. Napamura ako at malakas na napahagalpak ng tawa. Hindi ko akalain na panot pala siya. At wig na lang yung nasa tuktok ng ulo niya. Kaya pala expert sa wig tong matandang to eh. Ang tsaka mo kapag panot. Tumatawang sabi ko. Mabilis kong hinilang kaibigan ni Uwen pasakay ng sasakyan nang habulin ako ni Tanda ng tungkod. Pandarin mo na, dali! Sabi ko sa kasama ko. Natawa ito bago simulang paandarin ang kanyang sasakyan. Napamasahin na lamang ako ng panga dahil sa kakatawa. Ako nga pala si Laxus, pakilala ng kasama ko. Yula ang name mo, hindi ba? Oo, sagot ko. Wala na ulit nagsalita sa aming dalawa hanggang sa makarating kami sa company ni Haru. Hindi ito ang first time ko na makapunta rito, pero namamangha pa rin ako. Mas madalas kaming gumawa ng milagro sa opisina niya. Kasi mas exciting daw. Habang sakay ng elevator ay puno ako ng kaba. Natatakot ako na baka mabuko kami at magalit sa akin si Haru. Ayokong magalit si Haru sa akin kasi baka mawalan pa ako ng darling. Everything will be okay. Bulong ni Laxo sa akin. Kumalma ka, okay? Please lang din. Huwag kang kumembot habang naglalakad. Sorry, hindi ko maiwasan eh. Natatawang sagot ko. Pagbukas ng elevator, ay lumabas kami at dumiretso sa loob ng office ni Haru. Nadatnan namin ang lalaking nakadukmo sa desk nito. Kawawa naman ang darling ko. Puyat na puyat. Sir? Nagsalita si Laxus kaya napaangat ito ng tingin. Kumabog ng malakas ang dibdib ko nang magtamang tingin naming dalawa ni Haru. Ay, Diyos mio!
Kung wala lang sa isip ko yung 50 mil, baka tinalin ko na si Haru at nilaplap. Welcome back. Nakangiting sabi ni Haru bago tumayo at naglakad palapit sa amin. Naamoy ko agad ang mabangong perfume nito nang huminto na ito sa harapan ko. How was your long vacation, Uven? Good, sir. Sagot ko gamit ang panlalaking boses. Good to hear. Sabi nito at tumangut ang upa. Nagsalubong ang tingin naming dalawa. Bago pa ako matuksong tuluyan, ay ako nang nag-iwas ng tingin. Any report tungkol sa mga taong nagbabanta sa akin? Tanong nito. Anong report? Walang sinabi sa akin si Tanda na kailangan kong mag-report ah. Inaayos na po namin ang tungkol dyan. Si Laxus ang sumagot kaya nakahinga ako ng maluwag. As of now, sisiguraduhin namin na masihigpitan pang siguridad mo, Sir Haru. Tumango si Haru. Okay, go to your places now. Tumalikod si Haru at bumalik sa desk niya at saka muling yumuko. Napapout naman ako bago sundan si Laxus na lumabas ng office. Bakit sumunod ka? Tanong ni Laxus. Doon ka lang sa loob. Magdamag kang nasa tabi ni Sir Haru. Ha? Wala namang sinabing ganun si Tanda ah. Nakasimangot kong sabi. Ano ba yan? Nilalabanan ko ang sarili kong magapang siya tapos sa tabi niya pala ako palagi. Napahinga ito ng malalim. Umayos ka, Yula. Kapag nahalata ng mga kasamahan natin, lagot tayong dalawa. Tumango na lamang ako bago bumalik sa loob ng office ni Haru. Nadatnan kong nakadokmo pa rin ito kaya malaya ko na lamang siyang pinagmasdan. Hindi ko akalain na darating ang araw na palagi ko siyang makakasama. Ngayon, malalaman ko na kung loyal ba siya sa kipay ko o hindi. Nabigla ako nang mag-angato ng tingin. Napalunok na lamang ako habang nakatingin sa mapupungay niya mga mata. Sana po gabayan niyo kong malayo sa tukso. Sayang ang 50 mil. Uven, massage my shoulder please. Sabi nito. Ha? Napakurap-kurap ako. Why? Nangunot noo ito. Palagi mong minamasahe ang balikat ko, hindi ba? Anak ng 10 kabayo at 10 tupang kambing. Hindi ko alam kung nilalayo ba ako sa tukso o hindi eh. Bahala na nga si Batman. Hakos point of view. Matagal na wala si Uven. Ang pakiramdam ko eh kagabi lang kami nagkita. Pakiramdam ko, biglang nag-iba ang kanyang tindig. Kumabog din ang dibdib ko nang magtama ang tingin naming dalawa. Kay Yula ko lang nararamdaman ang ganitong bagay. Pero naramdaman ko rin kay Uven ngayon. Maybe dahil magkahawig sila? Ang tagal mo naman, Uven. Nakasimangot kong sabi. Masakit ang buong katawan ko ngayon kaya nagpapamasahe ako sa kanya. Mukhang masyado akong nasobrahan kagabi. Inalala ko tuloy kung anong lagay ni Yula. Wala na kasi siya sa tabi ko nang magising ako. Napaigdad ako nang dumampi ang kamay ni Uven sa magkabilang balikat ko. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang nag-init ang katawan ko at mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi naman ako ganito noon kapag minamasahe ako ni Uven. Pero ngayon, iba ang pakiramdam ko. Nang simulang masahihin ni Uven ang aking balikat ay naramdaman ko agad ang unti-unting pagtayo ng alaga ako. Nanlaki na lamang ang mga mata ko dahil sa nangyari. Tama na, sabi ko kay Uven. Bumalik ka na lang sa pwesto mo. Mabilis naman tong lumayo sa akin pero hindi ko pa rin magawang kumalma. Lalo na ni Haru Jr. Bakit ko nararamdaman to? Kay Yula lang dapat ako ganito. Mahinang bulong ko. Tiningala ako si Uven pero seryoso lang mukha nito. Napasampal naman ako sa pisngi ko at napailing-iling. Pinagnanasahan ko bang kaibigan ko? Am I crazy? Kinalma ko ang sarili ko bago kuhanin ang cellphone ko. Tinawagan ko si Yula pero hindi sumasagot. Kaya't napanguso ako. Sir, mag-CCR lang ako. Paalam ni Uven. Hindi na nito hinintay ang sagot ko dahil mabilis na itong lumabas. Bahagya naman akong natigilan sa tinawag niya sa akin. Usually, Haruki ang tawag niya sa akin kapag kaming dalawa lang. Nawala ang iniisip ko nang sumagot sa tawag si Yula. Miss Moko?
Agad akong napangiti nang marinig ang malambing niyang boses. Kasabay noon ay ang pagtibok ng puso ko. Yeah, ngiting-ngiting sagot ko. Nasaan ka ngayon? Gusto ko itang puntahan. Busy ako. Tugon ito. Mamayang gabi ka nalang pumunta sa bahay. Busy kasi ako sa triplets ngayon eh. May program kasi sa school nila. Napatango naman ako. Alam ko ang lahat tungkol kay Yula. Kinilala ko talaga siyang mabuti dahil hindi lang basta call girl ang pagtingin ko sa kanya. Special sa akin si Yula. Sobrang special. Alam ko ring may triplets siyang ampun na tinuturing niyang sariling mga anak. Kapag pumupunta ako kila Yula, ay madalas akong makalaro ang tatlong bata. Close na close ko rin sila at palagi nilang sinasabi na papa nila ako. Kaya sobrang saya ng puso ko. Natameme ka na naman dyan. Nabalik ako sa ulirat nang magsalita si Yula. May iniisip ka sigurong babae. Yes, I'm thinking about Yula Mason. Pigil ang ngiting sagot ko. Sus, nanguuto ka na naman eh. Kahit hindi ko siya nakita, alam kong nakangiti rin siya ng malawak. O sige na, mamaya na lang ako tatawag ulit dahil may gagawin na ako. Okay, take care darling. Malambing kong saad. I was about to say I love you in Japanese but she already ended the call. Napanguso naman ako at napatingin na lamang sa cellphone ko. Sir, nasa conference room na po si Mr. Takashi. Agad napalitan ang emosyon ko dahil sa sinabi ng sekretary kong si Jason. Itinago ko ang cellphone ko bago seryosong tumayo. Let's go. Lumabas kaming dalawa ng office ko para magtungo sa conference room. Kasama ko mga bodyguards ko sa elevator. Kaso may isa pang kulang. Nang dumating si Uven, ay tsaka palang pinindot ni Laxus ang 12th floor kung nasaan ang conference room. Anong ginagawa mo rito? Seryosong tanong ko sa lalaking nakaupo nang makapasok kami sa conference room. Yan ba ang ibubungad mo sa akin anak? Nakangising tanong nito. Napakuyom ako ng kamao ko. Hindi mo ako anak. Hinding-hindi kita magiging ama. He's just my uncle. Siya ang naging guardian ko magmula nang mamatay sila mama at papa sa isang aksidente. Kailanman ay hindi ko gusto si uncle. Dahil alam ko't sigurado ako na siyang may pakana ng planong pagpapatay sa akin. Dahil ako ang kauna-unahang anak sa pamilya. Sa akin napuntang lahat ng kayamanan nila. Kaya't maraming gustong tumapos sa buhay ko. Ang harsh mo naman. Natatawang sabi nito. Manang-mana ka talaga kay kuya. Huwag mo akong idaan sa mga paganito mo. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Madiing sambit ko. Gusto lang kitang dalawin. Nakangiting sagot nito. At gusto lang din kitang asarin. Mas lalong nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi nito. Nilapitan ko siya at hinila sa kwelyo. Nawala ang ngiti nito at napalitan ng seryosong aura. Napalunok naman ako dahil sa takot. Medyo takot rin kasi ako sa kanya. Nagtitigan kaming dalawa ni Tito. Naputol ang tagisan ng tingin namin sa isa't isa. Nang may biglang umutot. Lahat kami napatingin kay Uven na namumula ang buong mukha. Napatigil ako sa paghinga dahil sa sobrang baho ng ilabas nito ang hangin. Gusto mo ba kaming patayin? Inis na sabi ni Laxus na nakahawak sa kanyang ilong. Puisit ang baho! Ganang mo ba katagal inimbak yan? Isang taon. Masungit na sagot ni Uven. Pakiramdam ko. Utot niya ang magiging sanhi ng kamatayan naming lahat. Pero nakakamangha ang utot niya dahil kaamoy ng utot ni Yula. Namiss ko na tuloy agad si Yula ko. Dahil hindi namin makayanan ang baho, lumabas na kami sa conference room. Pero bago pa makalabas si Uncle ay agad kong sinarado ang pinto at nilock. Haruki! Haruki! Malakas na kinalampag nito ang pinto. Napahalakhak lang ako at hindi siya pinansin. Hinarap ko lang ang mga bodyguards kong hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Hindi ko na pinansin ang mga reaksyon nila at naglakad na akong paalis doon. Kahit naririnig kong pagmumura at pagbabanta sa akin ni Uncle gamit ang mga Japanese words, hindi ko pa rin siya pinansin. Bahala siyang mamatay sa baho ng utot ni Uven. Yula's point of view.
sa nangyayaring pagpapanggap ko bilang si Uven. Unti-unti kong naiintindihan ang buhay ni Haru at unti-unti ko ring nakikilala ang pagiging isip bata niya. Hindi ko akalain na may gusto talagang pumatay sa kanya. At dahil lang sa pera, iba na talaga ang tao pagdating sa pera. Handang makipagpatayan. Siyempre, kabilang din ako na handang makipagpatayan para sa pera. Pero in a good way naman. Hanggang ngayon sariwa pa rin sa isipan ko ang ginawa kong pag-utot. Buti na lang talaga't katauhan ni Uven ang gamit ko. Kung hindi baka nahimatay na ako sa kahihiyan. Yula, alam mo ba na ang weird na ni Uven? Nakangusong sabi ni Haru. Parang ibang tao na siya. Ibang tao talaga yon. Komatos kasi si Uven. Baka may saltik lang si Uven. Sagot ko na lang. Sorry na agad sa kakambal ko. Yula, huwag sasama ang loob mo sa sasabihin ko ah. Tumango ako. Kapag malapit si Uven sa akin, kumakabog ang dibdib ko eh. Tumatayo naman si Haru Jr. kapag hinahawakan ako ni Uven. Sa tingin mo ba, bakla ako? Hindi ko maiwasang mapahagalpak ng tawa dahil sa sinabi ni Haru. Pakiramdam ko'y mauutot na naman ako. Diyos mio, ano ba itong pinasok ko? Kung alam lang ni Haru na ako yung kaharap niya at hindi si Uven, siguro'y magagali talaga siya. Nagiging confused na si Haru dahil sa alindog ko. Iba talagang karisma ko kahit ibang tao ako. Siguradong masasapok na lang ni Haru ang sarili niya na ang kanyang bodyguard pala'y ako rin. Bakit ka tumatawa? Seryoso kaya ako? Inis na sabi nito. Lumayo pa ito sa akin dahil sa sobrang inis. Dapat pala hindi ko nilang sinabi. Sorry. Sorry. Huminga ako ng malalim para pigilan ng tawa ko. Namong problema na nga ako rito tapos ganyan ka pa. Dinig kong bulong nito. Sorry na. Malambing kong sabi bago siya yakapin sa bewang. Sige na, hindi na ako tatawa. Hindi ito sumagot at nanatiling nakabusangot lamang. Ang cute! Ibig sabihin ba nun, may gusto ka sa bodyguard mo? Pigil ang tawang tanong ko sa kanya. I don't know. Mahinang sagot nito bago mapahinga ng malalim. Siguro dahil kahawig mo lang siya kaya ganun? So ibig sabihin, gusto mo ko. Ginisihan ko siya. Mag-oo lang to. Lalaplapin ko na kagad siya. Charing lang. Naudlot ang balak nitong pagsagot ng may umepal na tatlong bata. Napasimangot na lang ako. Sa susunod talaga, isasako ko mga bata kapag pupunta rito si Haru. Sumulpot naman kayo agad. Naglalambingan pa kami. Nakasimangot kong sabi sa tatlo. Wala kasing magaganap na dilig at bakbakan ngayong gabi dahil baka naman ma-overdose ako kaya inaya ko na lang si Haru sa amin. Nagpupumilit din naman ang tatlong bata na makita ito kaya sinunod ko na lang sila. Kanina pa po kayo naglalambingan eh. Nakangusong sabi ni Dadang. Sa amin naman si Papa. Sila lang talagang tatlo ang kaagaw ko kay Haru at saka si Uve na walang kamalay-malay sa buhay at komatos pa rin. Sino bang mas mahal niyo sa amin ni Papa niyo? Tanong ko sa mga bata. Si Papa! Sabay-sabay nilang sagot kaya't napasimangot na ako. Kung bakit kasi nagtanong pa ako eh. Obvious namang mas mahal nila si Haru. Manang-mana talaga sa akin ang mga anak ko. Mahilig sa pogi at mapera. Diyan na muna kayo't maliligo lang ako. Sabi ko bago tumayo. Binalingan ko ng tingin si Haru. Bantayan mong tatlo ah. Subukan mong sumunod sa banyo at sasamain ka sa akin. Hala, paano mo nahulaan? Pa-inosenteng tanong nito at kaya sinamaan ko siya ng tingin. Gawain mo kasi yun. Inirapan ko siya bago magtungo sa kwarto ko. Kumuha ako ng tuwalya at susuotin bago dumiretso sa banyo. Pakanta-kanta ako at pasayaw-sayaw habang naliligo. Pumasok sa isipan kong sinabi ni Haru, kaya muli akong natawa. Ano kayang magiging reaksyon ni Uven kung sakaling malaman niya na napo-fall sa kanya ang boss niya? Tapos, na-fall din pala si Uven kay Har, no? Ay, hindi. Makikipagpatayan ako kay Uven. Pagkatapos kong maligo, ay lumabas ako.
Nadatnan ko si Haru tang triplets na nakahiga sa sofa bed sa sala habang nanonood ng TV. Ang cute, mukha talaga silang mag-aama. Mama, gatas, sabi ni Dudong. Mama, dede, sabi naman ni Haru bago ininuso ang joga ko. Magtigil ka nga muna at magapay to dahil sa kakakagat mo. Tugon ko sa kanya. Doon ka muna sa aso. Walong dede nun kaya masusulit mo yon. You're so rude. Nakangusong sabi nito kaya't natawa na lang ako. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng gatas para sa tatlo. Sa bote ko na inilagay dahil mas gusto nila yon. Lalo na kapag nanonood sila. Madali rin silang makatulog kapag nasa bote yung gatas nila. Dito tulog si Papa? Tanong ni Badang nang maiabot ko ang dede nila. Nilingon ko si Haru. Tumango naman ang lalaki kahit hindi pa ako nakakapagsalita. Ayoko sanang dito siya patulugin dahil maaga pang pasok ko bilang bodyguard niya. Kaya lang eh baka maghinala na ito. Yes, sagot ko na lang. Napapalakpak naman ang tatlong bata bago daganan si Haru. Tumayo naman ako para kumuha ng unan at kumot. Kapag dito natutulog si Haru, sa sala kami natutulog. Tabi-tabi kami na parang isang happy family. Maaga ulit ang alis namin ng mga bata, kaya pagising mo wala na kami. Sabi ko kay Haru. Saan ka ba kasi pumupunta? Tanong nito. Binabantayan ka, syempre. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin yon. Eh di nagulat yon. May work ako sa isang cafe. Sagot ko na lang. Dinadala ko mga bata sa kaibigan ko at siya nang bahala sa pagpasok ng mga bata sa school. Tumango lamang ito bago hilahin ako at yakapin. Agad kong naramdaman si Haru Jr. niya. Palagi siyang tinitigasan. Dati siguro siyang semento. Matulog na tayo. Sabi ko sa kanila bago patayin ang TV. Napagigitnaan naming dalawa mga bata at parehas naming yakap. Wala pang kalahating oras ay nakatulog na mga bata. Darling, paisa naman kahit mabilis lang. Sabi ni Haru. Gising pa pala ito. Sumasakit na yung puson ko eh. Magsarili ka. Sagot ko bago pumikit. Magiging cause of death ko pang kasobrahan sa dilig ng dahil sa'yo. Narinig ko na lamang ang pagtawa nito na hindi ko na lamang pinansin dahil nilamon na ako ng antok. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Maingat lamang ako sa pagkilos dahil tulog pa yung apat. Naligo muna ako ng mabilisan bago ako magluto ng almusal. Nandito naman na si Haru kaya't walang masama kung malilate ako. Kain na! Sabi ko sa apat na bagong gising. Maupo na kayo't kumain. Ililigpit ko lang yung higaan nyo. Nailigpit ko na. Sabi ni Haru bago ako lapitan at halikan sa labi. Good morning, my darling. Good morning din. Nakangiting tugon ko. Naupo na kaming lima at nagsimulang kumain. Pagkatapos kumain, ay agad ko nang binihisan ng tatlo. Idadaan ko agad sila sa school. Ipasusundo ko na lang sila kay Tanda. Sabay na kayo sa akin. Sabi ni Haru. Sila na lang isabay mo. Nakangiting sabi ko. May asikasuhin pa ako sa bahay kaya hindi pa ako aalis. Tumango naman si Haru. Humalik muna sa akin ang mga bata. Ganon din si Haru bago sila tuluyang umalis. Nang mawala sila sa paningin ko, ay agad na rin akong umalis. Nag-taxi ako papunta kila Tanda. Tanda! Sigaw ko na makapasok ako sa loob ng bahay nito. Natigilan ako nang makitang umiiyak to. Si Uben! Umiiyak na sabi nito. Ano bang nangyari kay Uben? Kinakabahang tanong ko. Hinawakan nitong magkabilang balikat ko bago umiling. Si Uben! Ano nga nangyari kay Uben? Ano ba? Inis kong tanong dahil sa kaba. Patay na ba si Uben? Umiling kasi si Tanda. Ano? Patay na si Uben? Tanong ko. Si Uben! Tanging sagot lang nito. Sa inis ko'y hinila kong muli ang wig niya at tinangayon patungo sa kwarto ni Uven. Natigilan ako nang makita ang isang lalaki na nakaupo sa kama at gising na gising ito. Nang lumingon to sa akin ay para akong nananalamin.
Hay, nakangiting bati nito sa akin. Nanginginig na kinawayan ko naman ang kamay ko. Hay, natawa ito. Hindi ko akalaing magkikita tayong dalawa. Payakap nga si kuya. Hindi naman ako nagdalawang isip at agad siyang dinamba ng yakap. Kasabay nun ay ang pagtulo ng luha ko. Akala ko, putok lang ako sa buho. Sabi ko sa kanya. Akala ko wala na talaga akong pamilya. Humiwalay ito sa yakap bago punasan ng luha ko. Pasensya ka na kung napunta ka sa pamilyang mapanakit ha. Hindi rin naman ginusto nila mama na magkahiwalay tayo eh. Ano bang nangyari sa kanila? Mahinang tanong ko. Wala kasi akong alam sa totoong pagkatao ko eh. Car accident, sagot ni Uwen. Bago mahulog sa bangin yung kotse, nailabas tayo ni mama. Yun nga lang ay magkahiwalay na lugar ang nabagsakan natin. Ang akala ng lahat isa lang akong anak. Pero nakita ka ni Uncle Pan. Nalaman namin na kambal pala tayong dalawa. Sinong Uncle Pan? Tanong ko. Ako. Sabat ni Tandana, nakakabit na ulit ang wig. Napangisi naman ako. Kaya pala Pan ang pangalan niya. Short for Panot. Ano namang nangyari sa'yo? Tanong ko. Ayokong madamay ka pa kaya't hindi ko pwedeng sabihin. Sagot nito bago hawakan ng kamay ko. Damay na ako sa kanya. Magsasalita sana ako kaya lang. Agad akong hinila ni Uncle Panot. Uwen, magpahinga ka na muna riyan. Sabi ni Tenda bago ko hilahin palabas. Napasimangot naman ako dahil panira siya ng moment. Alam niyang nagmo-moment kaming magkapatid eh tapos si Epal siya. Sana pati buhok niya sa baba mapanot na rin. Hindi po pwedeng malaman ni Uwe na nagpapanggap ka bilang siya. Dahil parehas tayong lagot. Sabi ni Tanda. Baka rin makasama sa kalusugan niya kapag nabigla siya kaya kukuha muna ako ng tiempo bago sabihin sa kanya. Oo na nga lang. Nakangiwing sabi ko. Papasok na ako at namimiss ko na si Haru. Haliparot kang talaga. Nakangiwing sabi nito. Kung hindi ka kamukha ni Uwen eh, magdududa na ako kung kapamilya ka namin. Kami ngang dapat magduda sa'yo kasi Panot ka. Mabilis akong tumakbo matapos sambitin ang bagay na yon. Dahil paniguradong hahampasin niya ako ng tungkod. Inihatid ako ng driver ni Tenda patungo sa company ni Haru. Sa kotse ko na inaayos ang disguise ko dahil mukhang walang time si Tenda. Nang makarating sa company ni Haru ay agad akong dumiretso sa opisina nito. May kausap si Haru nang makapasok ako sa loob. Hapon na lalaking may edad at kahawig nung uncle niyang kinulong ni Haru sa conference room kung saan ba naman ako umutot. Uwen, nakangiting bati sa akin ni Haru. Lumingon sa akin ang kausap ni Haru at nagtaka ako dahil mukha itong namutla na para bang nakakita ng multo. Mukha itong mabait pero hindi ko siya bet. I'll go now. Paalam ng lalaki at mabilis na tumayo. Ingat ka po, uncle. Sabi ni Haru dito. Dumaan sa akin ang uncle ni Haru pero bago ako nito lampasan ay may sinabi itong salita gamit ang Japanese word. Hindi ko naintindihan pero kinilabutan ako sa kanya. Ang creepy niya. Mas nakakatakot pa siya kaysa sa uncle ni Haru na nakaamoy sa nakamamatay kong utot. May problema ba? Nagsalita si Haru kaya nawala ang isip ko at napatingin sa kanya. Ah, wala naman. Sagot ko bago tumindig ng tayo. Tumango naman to. Come here, maipapakita ako sa iyong importante. Sana, hitlog mo na lang ang ipakita mo kasi para sa akin. Yan ang importante. Charing lang. Naglakad akong palapit sa kanya kaso sinaniban ako ng dakilang pagiging tanga. Kaya't nasubsob ako't dire-diretso kay Haru. Bumagsak kaming dalawa sa sahig at nakapaibabaw ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko ng mapagtantong magkalapat ang labi naming dalawa. Hindi ko napigilan na hindi galawin ang labi ko. At ang malanding Haru, tumugo naman sa haliko. Nasa ganun kaming posisyon nang bumukas ang pinto. Kaya't napalingon kami ni Haru doon
habang magkalapat ang labi namin. Nanlaki ang mga mata ko at napahiwalay sa labi ni Haru habang nakatingin sa mga empleyadong gulat na gulat at parang hihimatayin. Dahil sa taranta, ay mabilis akong tumayo at nagtatakbo palabas ng opisina ni Haru. Pisting yawa! Lagot ako nito kay Uven. Paniguradong kakalat sa buong building ang nangyari at paniguradong pagbalik ni Uven ay isa na siyang impokritang bading. Sirang-sira ng imahe ng kapatid ko dahil sa kalandian ko. Haru's point of view. Hindi ko maiwasang maiyak habang kaharap si Yula. Litong-lito na talaga ako sa sarili ko at hindi ko na alam pang gagawin ko. Pakiramdam ko, isa na akong manlulokong lalaki. Pakiramdam ko iniloko ko si Yula dahil tinugunan ko ang halik ni Uven, halik ng kaibigan kong lalaki. Hindi ko na kasi mapigilan ang sarili ko dahil iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Pakiramdam ko, mahal ko na rin siya kagaya ng pagmamahal ko kay Yula. Bakit ka ba umiiyak? Tanong ni Yula. Kanina niya pa ako tinatanong pero wala akong maisagot. Umiiyak lang ako habang nakayakap sa kanya. Papa, bakit iiyak ka po? Naiiyak na tanong ni Dudong. Niaway ka po ba ni Mama? Abay, wala akong ginagawa ah, sabi ni Yula. Hindi ko nga rin alam kung bakit ngumangawa ang papa niyo eh. I'm sorry. Umiiyak kong sabi kay Yula. I'm sorry. Para saan ba't nagsusorry ka? Tanong nito. Humiwalay ako sa yakap niya at tinignan siya. Napangiwi naman to bago hawakan ng laylayan ng damit ko at pinunasan ang mukha ko. Nagahalo na ang luha at sipon ko. Samahan pa ng laway. Badang, pakuhang water para kay papa niyo. Utos ni Yula kay Badang. Tumayo naman si Badang at nagtungo sa kusina. Sumunod naman ang dalawa nitong kapatid sa kanya. Ano ba kasing nangyari? Mahinahong tanong ni Yula. Paano kitang matutulungan kung hindi ka sumasagot sa mga tanong ko? I cheated on you. Naiiyak kong pag-amin. I'm sorry, Yula. Huwag kang magagalit sa akin. Nag-cheat? Takang tanong nito. Ano bang sinasabi mo dyan? May babae ka? At kung meron, wala naman akong karapatang magselos kasi wala namang tayo. Yula, I kissed a man. Frustrated kong sabi. Hinalikan ko yung bodyguard ko. Mali yun, Yula. Mali yun kasi ikaw ang mahal ko. Yula, mababaliw na yata ako eh. Pakiramdam ko kasi, mahal ko kayo parehas ni Uven. Humagalpak naman to ng tawa kaya't natigilan ako. Bakit siya tumatawa? Walang nakakatawa sa sinabi ko. Nababaliw na ako rito pero tinatawanan lamang niya ako. Seryoso ko, Yula. Inis kong sabi. Pinunasan nito ang luha niya. Naiyak na siya dahil sa kakatawa niya. Papa, drink water ka po. Dumating si Badang kasunod ang dalawang kakambal niya. Inabutan ako nito ng tubig na agad ko namang ininom. Nang maubos kong tubig ay muli kong hinarap si Yula na nagpipigil ng tawa. Napanguso naman ako bago sapuhin ang kanyang magkabilang pisngi. Yula, seryosohin mo naman ako. Naiiyak kong sabi. Sorry na. Sinapo nito ang magkabilang pisngi ko. Haru, hindi pwede na dalawang mahal mo. Kailangan mong mamili sa aming dalawa ni Uven. Bakit ba sa pandinig ko ay pinagtitripan niya ako? Bakit parang sayang-saya pa si Yula sa pangyayari? Mahal mo ba ako? Diretsong tanong ko sa kanya. Ngumiti ito at hinalikan ako sa labi. Mahal kita, Haru. Hindi naman ako mag-i-stick sa'yo kung hindi kita mahal, hindi ba? Mas mahal nga kita kaysa kay Haru Jr. mo eh. Talaga? Tumango ito. Talagang talaga. Yumakap ako sa kanya at sumubsob sa kanyang leeg. Napapikit na lamang ako nang haplusin ito ang buhok ko. Gumaan biglang pakiramdam ko dahil sa sinabi niya. Parang nawala ang bigat sa dibdib ko. Bukas na bukas ay harap-harapan kong kakausapin si Uven. Susubukan kong sarili ko at pakikiramdaman
kung mahal ko rin ba talaga siya o hindi. Dahil sa sarap ng pakiramdam ko habang nasa bisig ni Yula, ay nakatulog na ako nang hindi ko namamalayan. Nang magising ako kinabukasan ay nakahiga na ako sa tabi ng triplets at mas gumaan din ang pakiramdam ko. Wala na si Yula sa higaan kaya tumayo na ako at dumiretso sa kusina. Nadatnan ko itong nagluluto kaya't naglakad akong palapit sa kanya at niyakap ko siya mula sa likuran. Bahagya itong napaigdad kaya't natawa ako. Ginulat mo ako, sabi nito. Sorry, malambing kong sabi bago siya halikan sa pisngi. Nang matapos siya sa pagluluto, ay sakto namang pumasok ang tatlong bata sa kusina. Humiwalay naman ako kay Yula at nilapitan ng mga ito para mahalikan din sa pisngi. Yula, may work ka pa rin ba? Gusto ko kasing isama kayong apat sa office ko. Nakangusong sabi ko. Sabado ngayon kaya't walang pasok ang tatlong bata. Tatanong ko muna, sagot nito. Gusto ko sama kay Papa, sabi ni Dadang. Mama, walang school kaya sama kami kay Papa, ha? Sabi naman ni Badang. Tumango naman si Yula. O sige, susunod ako ron. Sa office kayo ni Papa niyo pupunta kaya maging behave kayo, okay? Kapag nagpasaway kayo ron, uwi agad kayo. Sabay-sabay namang nagsitango ang mga bata. Naupo na kami at nagsimula ng maghain si Yula. Tutulungan ko sana siya pero tumanggi na ito. Kumain na kayo, sabi ni Yula at naupo na. Nagsimula kaming kumain ng tahimik. Nang matapos kami agad pinaliguan ni Yula ang mga bata. Tumulong naman ako kasi wala rin naman akong ginagawa. Basa ka na, sabi ni Yula. Yes darling, I'm always wet when it comes to you. Kagat labing tugon ko bago siya kinindatan. Nanlaki naman ang mga mata nito bago pahiran ng bulang pisngi ko. Ang noti mo palagi. Ikaw ba naman ang kaharap ko eh? Natatawang sagot ko. Naglantod pa sila, nagiginaw na nga kami. Sabat ni Dadang, kaya't napalingon kami sa tatlong batang nakabalot sa tuwalya. Nangangatog na nga ang mga ito sa ginaw kaya't natawa kami parehas ni Yula. Ah, pasensya na mga anak. Natatawang sabi ni Yula, bago lapitan ang mga ito. Ako nang magbibihis sa inyo dahil maliligo si Papa nyo. May baon na akong damit kaya't dito na ako maliligo. Pumasok ako sa banyo at nagsimulang maligo. Saglit lang ako dahil ayokong paghintayin sa labas sa magiin ako. Papa, ready na po kami. Masayang sabi ni Dudong bago ako dambahin. Bibihis lang po si Papa tapos aalis na tayo. Malambing kong sabi. Kinuha kong damit ko at nagsimulang magbihis. Ang pogi! Nilapitan ako ni Yula para ayusin ang aking buhok. I love you, sabi ko lang bago siya hinalikan sa labi. Nang mapalingon kami sa tatlong bata, ay nakasimangot na naman ang mga ito. Mukhang inip na ang tatlo at gusto nang umalis. Umalis na kayo at baka magreklamo na naman yung tatlo na inuuna natin ng lentod, sabi ni Yula. Susunod ako ron, okay? Ingat! Humalik ang tatlong bata kay Yula bago kami tuluyang umalis. Sa backseat ko sinakay ang mga bata at sinigurado kong maayos ang seatbelt nila para hindi sila masubsob at para safe. Nang makarating sa company ko, ay bumaba kami at pumasok sa loob. Hawak ko sa magkabilang kamay sila Dadang at Badang. Si Dudong naman ay nakahawak sa kamay ni Badang. Nakatingin sa aming lahat ng empleyado ko at halata ang gulat sa mukha nila. Akala ko ba bakla si Sir? Dinig kong sabi ng isang babaeng empleyado ko. O bakit? Bawal bang magkaroon ng anak ang bakla? Sabi naman ng isang lalaki. Maniwala kayo sa amin. Nakita talaga namin nagkahalikan si Sir Uven at si Sir Haru, sabi ng isang bading. Natahimik ang mga ito nang tumingin ako sa kanila ng masama. Pagkatapos kasi ng insidente yun ay kumalat agad sa buong building na may relasyon kami ni Uven at isa akong bading. Dahil sa chismis na yon, mas lalo akong naging confused sa gender ko ngayon. Nag-breakdown ako sa harapan ni Yula. Ngayon, malalaman ko talaga kung bading ako o hindi. Kapag nakita ko si Uven, ay pakikiramdaman kong sarili ko. Wow! Ang big po ng company nyo! Manghang sabi ni Dadang.
Papa, pwede akong mag-work dito po? Tanong ni Dudong. Opo, pero kapag malaki ka na po, sagot ko. Nang makapasok sa office, ay natigilan ako nang makitang nakapulong doon ang buong bodyguards ko. Naando doon si Nauven na seryosong seryoso ang aura. Nag-iba ang pakiramdam ko nang makita si Uven. Bakit parang naging siya yung Uven na kaibigan ko talaga? Wala man lang akong nararamdaman na pagbilis ng tibok ng puso ko. Haru! Galit itong lumapit sa akin at kinuwelyuhan ako na ikinagulat ko. Anong kalokohan ng kumakalat dito sa kumpanya mo? Ha? Ano yung nilaman kong nakikipaghalikan ako sa'yo? At bakla ako. Natigilan naman ako dahil sa sinabi nito. Bakit akong sinisisi mo? Ikaw ang humalik sa akin, hindi ba? Salubong ang kilay na singhal ko sa kanya. Mariin ko siyang tinitigan at unti-unti ring umamo ang mukha ko dahil nakita ko sa kanya si Yula. Wala siyang suot na salamin ngayon kaya kitang-kita ko lalo ang pagiging magkamukha nila. Hinalikan kita? Nanlalaki ang mga mata nito bago ako nanginginig na ituro. Are you freaking serious, Haruki? Bakit kita hahalikan? Si Raulo ka ba? I don't know. Inis ko ring sagot. Napahinga ako ng malalim bago unti-unti ikalma ang sarili ko. Mama, ba't ang bilis mo pong magpunta? Nabigla ako nang kumapit ang tatlong bata kay Uven. Di ba po nasa house ka pa? Nagulat naman si Uven sa tatlong bata. Mama, anong mama? Mama, anong ibig nilang sabihin? Haru! Lahat kami napalingon kay Yula na kadarating lang. Hingal na hingal ito at pawis na pawis. Gulo-gulo rin ang buhok nito. Yula? Nilapitan ni Uven si Yula. What are you doing here? And why do you look like that? Magkakilala kayo? Nagsalubong na ang kilay ko. Nilingon ko si Yula na napapalunok na lang. Yula, akala ko ba hindi mo kilala si Uven? Ipapaliwanag ko ang lahat. Mahinahong sabi ni Yula. Maupo muna tayo dahil napagod ako, kakatakbo ko. Kahit naguguluhan ay tumangon na lang ako. Mukhang napansin ng iba na kailangan namin ng privacy. Kaya agad nagsilaba sa mga ito. Mama, bakit po dalawa ka? Inosenteng tanong ni Dadang. Hindi ako dalawa, sagot ni Yula bago tignan si Uven. Siya ang Tito Uven niyo. Magkakambal kaming dalawa. Napatango-tango naman ang dalawang bata. Magpaliwanag ka, Yula. Seryosong sabi ko. Napahinga ito ng malalim bago ikwento sa akin ang buong pangyayari. Magmula doon sa nakilala niya si Sir Pan at doon sa natagpuan niyang komatos si Uven. Hindi ko alam ang mararamdaman ko sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matatawa. Hindi sinasabi sa akin ni Uncle Pan ang tungkol dyan. Madiing sabi ni Uven. Kasalanan ni Tanda ang lahat, sabi ni Yula. Kaya lang naman ako pumayag kasi sayang yung sahod. At syempre gusto ko makasama si Haru. Bakit? May relasyon ba kayo? Salubong ang kilay na tanong ni Uven kay Yula. Meron po, si Badang ang sumagot. Papa po namin si Papa Haru. Mag-asawa kayo? Utal na tanong nito. What the heck? Kailan pa? Hindi pa kami mag-asawa, okay? Sabi ni Yula. Basta, ikikwento ko kapag hindi na galit si Haru. Hindi naman ako galit. Mahinahong sabi ko. Nagulat lang ako sa nangyari pero hindi ako galit. Talaga? Paninigurado ni Yula at tumango naman ako. Lumapit ito sa akin at yumakap. Sorry. Sorry kung nagsinungaling ako. It's okay, darling. I love you. Hinalikan ko ito sa noo. Hinding-hindi ko magagawang magalit sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Mamaya na nga kayo maglandian. Inis na sabi ni Uven. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Napaayos naman kami ni Yula ng upo. Galit naman kasi agad eh. Ipapakuha ko muna kay Laxo sa mga bata dahil masyadong sensitibo ang pag-uusapan natin, sabi ni Uven. Bumukas ang pinto at iniluwal si Laxus. Kinuha nitong tatlong bata na agad namang sumama sa kanya. Haru,
Hindi ang Tito Kansay mo ang masama. Seryosong sabi ni Uven kaya't natigilan ako. Ang Tito Romeo mo ang gustong pumatay sa'yo. Siyang bumaril sa akin at naghulog ng kotse ko sa bangin. Natigilan naman ako dahil sa sinabi ni Uven. Walang pagdadalawang isip akong naniwala agad kay Uven. Kung ganon, ay si Tito Kansay talaga ang mabait. Si Tito Kansay ay ang tito kong kinulong ko sa utot ni Uven. Utot pala ni Yula. Si Tito Romeo naman ay ang bunso nila Tito Kansay at ang mabait kuno sa akin. Palabas ang lahat ng pagiging mabait sa'yo ni Romeo Takashi dahil gusto niyang mapunta sa kanyang lahat ng meron ka. Ang pagiging mabait niya ay parte lang din ng plano niya para sakaling magtagumpay siya ay hindi siya paghihinalaan. Dagdag pa ni Uven. Nalaman kong tunay niyang intensyon kaya pinaligpit niya ako. Kaso hindi siya nagtagumpay. Kaya pala para siyang nakakita ng multo nang makita niya ako bilang Uven. Sabi ni Yula. Nabigla kaming lahat ng pabarag na bumukas ang pinto at iniluwal si Laxus. Sir, nandito si Romeo Takashi. Magsasalita pa lang ako pero nakarinig kami ng ingay sa labas. Mabilis kaming tumayo at lumabas. Nakita namin si Tito Romeo na bitbit si Dadang at tinututukan niya ito ng baril sa sentido. Tito, put her down. Madiin at malamig kong sabi. Let's just talk about this. Huwag mong idadamay ang batang walang kamuang-muang. Hindi. Sinira niyong lahat. Galit nitong sagot. Sinira ng bodyguard mo ang lahat. Malapit ko nang matapos ang plano ko pero sinira niya pa rin. He ruined everything. Nawala na naman ang dapat na para sa akin. Stop being delusional, Romeo. Napaawang na lang bibig namin ang sumulpot mula sa kung saan si Tito Kansay. At basta na lang hinila na parang laruan ng baril kay Tito Romeo. You're crazy as ever. Hinampas nito ng baril sa ulo si Tito Romeo. Dahilan para bumagsak to sa sahig at mawala ng malay. Ang umiiyak namang si Dadang ay parang plastic niyang dinakot sa damit bago ito ibinilibag sa akin. Mabuti na lamang ay nasa loko kagad to. Makahagis ha? Mukha bang manikang anak ko? Sinamaan to ng tingin ni Yula. Hindi sumagot si Tito Kansay. Hinawakan itong paa ni Tito Romeo. Hatid ko na to sa hantungan niya. Sabi ni Tito Kansay. Tito, tawag ko sa kanya kaya napalingon to sa akin. Thank you, and I'm sorry. Maliit itong ngumiti. Just treat me a drink later. Napangiti naman ako bago tumango. Kinaladgad ni Tito Kansay ang walang malay na kapatid palabas ng kumpanya. I guess they are right. Don't judge a book by its cover. Kung sino pa kasing mukhang mabait, ay sila pa talagang may mga masasamang budhi. Yula's point of view. Mabuti na lamang ay hindi na traumatize si Dadang dahil sa nangyari sa company ni Haru. Aba, acting lang daw yung ginawa niya dahil ganun daw yung napapanood niya sa mga palabas. Kahit sinabi yun ni Dadang, ay pinatingnan pa rin namin siya dahil ayokong madala niyang ganung trauma. Nakulong ang Tito Romeo ni Haru at napag-alaman namin na magkaibigan pala sila ni Tanda at ang Tito Kansay ni Haru. Kaya pala parehong may sanib. Ang Tito Kansay ni Haru ang nag-request ng bodyguard para sa kanya. Darling, gusto kong mag-make love. Parang batang sabi ni Haru. Nandito kami sa bahay ni Tanda dahil nag-uusap-usap sila tungkol sa mga nangyari. Shut up, Haru. Sabat naman ni Uven. Dati, pangarap kong magkaroon ng protective brother. Ngayon hindi na ako natutuwa. Hindi na ako madiligan dahil masyadong bantay sarado si Uven sa aming dalawa. Parang gusto kong makomatos na lang siya ulit. Charing lang. Loves na loves ko kaya ang kakambal ko. Tito Uven, open pang biskit. Sabi ni Dudong. Okay baby. Malambing na sabi ni Uven sa bata. Kapag sa amin ni Haru, daig niya pang matandang menopos. Pero kapag sa mga bata, para siyang anghel na hindi man lang madudungisan. Pagkatapos buksan ni Uven ang pagkain ng mga bata, ay agad nang tumakbo ang mga ito sa isang kwarto kung saan sila naglalaro. Haru, anong plano mo sa kapatid ko? Seryosong tanong ni Uven bago mag-cross arms.
Wala kang mang planong gawin lang siyang laruan, ano? Kung hanggang dun lang ang plano mo para sa kanya, leave her alone. I love your sister, Uven. Pinagsalikop ni Haru ang kamay naming dalawa. I'm planning to settle my life with her. I'm planning to marry her. Paano kung masisiguradong pakakasalan mo talaga siya? Paninigurado ni Uven. Hindi nakasagot si Haru dahil bumukas ang pinto at iniluwa lang dalawang lalaking naka-formal attire. Tumayo si Haru at agad sinalubong ang mga ito. Everyone, meet Judge Wilson and Attorney Pandora. Nakangiting sabi ni Haru. Ikakasal kami ngayon ni Yula. Matatagalan pa kasi ang bonggang kasal na inihanda ko. Kaya't naisipan kong magpakasal muna kami in private. Nabigla naman ako dahil sa sinabi nito. Ikakasal na kami ngayon? Bakit hindi ko alam? Ano to? Surprise wedding? Hindi mo man lang kinuhang aproba namin? Sabi ni Uven. Let them be, Uven. Sabi ni Tanda. Kahit bruhang kapatid mo, ay deserve niya namang sumaya. So, let's start? Tanong ng judge. Tumango si Haru at naupo sa tabi ko. Hinawakan ito ang kamay ko at hinalikan. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito. Mahinang bulong ko sa kanya. It's a surprise. Nakangiting sabi nito. I'm sorry for keeping it. Natawa ako. Nandito na, so push na nating dalawa to, okay? Nagsimula na ang kasal namin ni Haru. Wala namang naganap na gaanong seremonyas dahil puro tungkol sa papel ang dinaskas ng attorney at judge. Wala nga akong naintindihan. Puro oo lang ako. Kinuha ni Haru ang isang diamond ring sa box bago humarap sa akin. Kinuha niya ang kaliwang kamay ko at isinuot ang daliri sa singsing ko. Yula, noon pa man mahal na kita. Kaso torpe ako pagdating sa'yo. Unang silay ko pa lang sa'yo. Sinabi ko na agad sa sarili ko na ikaw ang babaeng yaharap ko sa altar at gusto kong makasama habang buhay. Yula, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko at masaya ako dahil sa'yo ko naibigay ang virginity ko. Napaubos sila Uven dahil sa sinabi ni Haru. Totoo naman kasi, sa akin niya isinuko ang kanyang bataan. Ganon din naman ako sa kanya. Yula, mahal na mahal kita. Close my heart. Tapon susi. Naiiyak na napatawa naman ako bago kuhanin ang isa pang singsing sa box. Isinuot ko yun sa daliri ni Haru, ng magiging asawa ko. Haru, maraming salamat sa iyo. Salamat sa lahat. Buong pusong saad ko. Salamat dahil minahal mo ko kahit ganito lang ako. Salamat dahil minahal mo ko kahit ang trabaho ko ay nakakasira ng dignidad. Salamat dahil tinanggap mo ko kahit may tatlong anak akong. Pinutol nito ang sasabihin ko. No, Yula. Hindi ka lang basta ganyan. Huwag mong ibaba ang sarili mo, okay? Sabi nito. Nakangiti akong tumango. Mahal na mahal kita, Haru. Nang tumibok ang pempem ko. I knew. You're the one. Alam kong ikaw na ang makakasama ko habang buhay. Sobrang mahal na mahal kita, Haru. Ang aking hapon na may malaking kargada. You don't need to point that out, Yula. Sabi ni Uvena, napapangiwi na lang. Napatawa na lang ako at hindi na siya pinansin. Okay, pumirma na kayong dalawa. Sabi ni attorney bago ilapag ang maraming papel sa lamesa. Pagkatapos yung pumirma, pwede nyo nang halikan ang isa't isa. Kumuha naman kami ng tig-isang papel bago magsimulang pumirma. Daig ko pang nag-exam sa dami nito ah. Nakangiwing sabi ko bago magsimulang pumirma. Kung ano-anong pinirmahan ko. Dapat marriage contract at certificate lang eh. Meron pa akong pinirmahan na kung maglolo ko si Haru, ay sa akin mapupunta lahat ng ari-arian niya. Lahat yata ng pinirmahan ko ay benefits para sa akin. Bakit may paganito? Hindi ka ba magiging loyal sa akin? Tanong ko bago magtaas ang isang kilay sa kanya. It's not like that, darling. I just want to make sure. Nakangusong sabi nito. Malay mo, may magpainom sa akin ng gayuma, hindi ba? O di kaya eh,
may magpilit sa akin. Ang uwi mo, nakangiwing sabi ko. Alam ko namang hindi mo hahayaang mangyari yon, kaya hindi ko na kailangan ng mga ganito. Darling, don't be like that. Kinikilig ako eh. Parang batang sabi nito. Hiyok! Sabi ni Uven bago tumayo. I can't stand with this anymore. Bumalik to kay Haru. Haru, just make sure you won't hurt my sister, okay? Trust me, I will break your neck and your body down there. Bumaling naman to sa akin. I am happy for you, Yula. Kapag may ginawang hindi maganda sa'yo si Haru, tawagan mo agad ako, okay? I love you, my sister. Thank you, Uven ko. Nakangiting. Nagpatuloy naman kami ni Haru sa pagpirma ng sandamakmak na kontrata. 20 minutos yata kaming pumipirma bago kami matapos sa dalawa. Congratulations to the both of you. Nakangiting sabi ng judge. Sasagot sana ako pero agad akong hinalikan ni Haru. Napapikit naman ako bago tugunin ang kanyang halik. 2 minuto ang lumipas bago kami humiwalay sa halik ng isa't isa. Nakipagkamay kaming dalawa sa judge at attorney. Ngumiti naman ang dalawa bago magpaalam na aalis na. So, shall we proceed to reception? Tanong ni Tanda. May reception ba? Takang tanong ko. Mag-o-order pa lang ako ng pagkain. Sagot ni Tanda. Eh hindi naman kasi po pwedeng walang handaan na maganap. Tumango lang ako. Before anything else, napatili ako nang bigla akong buhatin ni Haru. Let me eat something else first. Napangisi naman ako bago kurutin ang kanyang pisngi. Ang naughty naman itong asawa ko. Nakangising sabi ko. Yes darling, I'm naughty when it comes to you. Bungis-ngis na saad nito. Doon kayo sa dulong kwarto sa second floor. Soundproof yun. Nakangiwing sabi ni Tanda. Nakakahiya naman kung marinig namin kayo. Masisira pang inosenteng pag-iisip namin. Sus, wala kasing gusto magpadilig sa'yo. Pangaasar ko sa kanya. Naglakad na si Haru habang buhat-buhat ako. Kagaya ng bili ni Tanda, doon kami nagtungo ni Haru sa dulong kwarto. Pabagsak ako nitong inihiga sa kama bago ko patungan. Isa-isa nitong itinanggal ang damit ko habang kagat-kagat niya ang kanyang ibabang labi. Hindi ko naman maiwasang mag-init habang nakatingin sa kanya. Ginagawa naman namin to pero parang iba ngayon. Parang mas hot ang dating ngayon. Mas mainit sa katawan ngayon ang nangyayari. Siguro kasi dahil mag-asawa na kami at puno ng pagmamahal sa isa't isa. Sa akin ka lang, sabi nito na puno ng otoridad. Pinalandas nito ang kanyang kamay mula sa buhok ko pababa sa paa ko. Akin lang tong katawan na to at ako lang ang pwedeng makakita nito. Palagi namang sa'yo to, pangaakit kong sabi. Napamura naman to bago hubarin ang lahat ng kanyang kasuotan. Mas lalo kong nababaliw sa'yo ngayon. Gigil na sabi nito. Mas lalo mo akong pinapahulog sa'yo. Eh ang ganda ko ba naman eh? Natawa ako bago ipulupot ang aking mga braso sa kanyang leeg. Mahal na mahal kita, Haru. Hindi ako magsasawang iparamdam sa'yo kung gaano kitang kamahal at kung gaano ako kasaya dahil ikaw ang lalaking makakasama ko habang buhay. Mahal na mahal din kita. Hinaplos nito ang pisngi ko. Ikaw lang ang babaeng palagi kong mamahalin. Ikaw at ang mga anak natin ang palagi kong number one priority. Hinalikan ako nito ng mapusok na agad kong tinugon. Hindi ko maiwasang maiyak dahil bawat pag-iisa ng katawan naming dalawa ay damang-dama ko ang kanyang pagmamahal. I'm so happy for this life of mine. Alam kong may pagsubok pa kaming pagdaraanan ni Haru at sabay naming lalampasan yon. Hindi totoong magiging mag-isa ka habang buhay dahil may isang tao talagang para sa'yo na tatanggapin ka ng buo. Wakas.